Hi, magandang gabi po sa ating lahat at welcome muli sa atin pong Nightly Bible Study of the Book of John. At nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga patuloy na tumatangkilik ng atin pong programa, sa mga kaibigan natin na nanonood at naka-tune in po sa ating YouTube channel at sa Facebook page. Thank you very much po sa pagsama niyo sa amin sa mga nagdaang mga panahon. Ngayon po ay nasa day 38 tayo at ngayong gabi po pag-aaralan po natin ang John chapter 17 verses 1 to 5. Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po ay humingi ng patnubay ng Panginoon sa atin pong gagawing pag-aaral ng kanyang salita sa gabing ito. Samahan niyo po ako manalangin. Tayo pong lahat ay yumuko at pumikit bilang paggalang sa banal na Espiritu Santo na ating kasama po dito sa ating gagawin. Heavenly Father, we thank you, Lord, sa gabing ito. Maraming salamat po, O Diyos, sa binigay niyo na naman sa aming pagkakataon upang makarinig ng iyong salita. Ang iyong mga salita na buhay at nagbibigay ng buhay, salita na nagbibigay sa amin ng kapayapaan, at salita na nagbibigay sa sino man natatanggap nito ng kaligtasan. Kaya Lord, kayo po ang magbigay sa amin ng pangunawa, magbigay po sa amin ng understanding at wisdom upang maunawaan po namin ang inyong mensahe, ang inyong gustong ituro sa amin sa gabing ito. Kaya tinataas po namin ito sa inyo pong makapangyarihang pangalan, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Okay, ngayon po pag-aaralan po natin ang John chapter 17. Pero bago po yun, gusto ko lang pong balikan ang atin pong napag-aralan na chapter, which is John chapter 16. Sa John chapter 16 po, makikita po natin dito na inihanda ng Panginoong Jesus ang kanyang mga disipulo sa parating na challenges na kanilang maaring maranasan o mararanasan. At dito po, makita natin sa John chapter 16, verse 33. Sinabi niya rito sa English Standard Version, sabi niya, "I have said these things to you, that in me you may have peace. In the world you will have tribulation. But take heart, I have overcome the world." So, sa kabila po ng tribulation na ito na sinasabi ng Panginoon na maaaring maranasan ng kanyang mga disipulo, nag-iwan din po siya ng garantiya sa kanila na hindi po nila dadaanan ang mga pagsubok na ito na sila lamang. Dahil makita po natin sa verse 7 ng chapter 16, ano po? Sabi niya dito, "Nevertheless, I tell you the truth, it is to your advantage that I go away. For if I do not go away, the Helper will not come to you. But if I go, I will send him to you." So dito natin makikita po ang pagmamahal ng ating Panginoon sa kanyang mga disipulo na bagaman iiwanan sila, siya ay babalik sa Ama, pero iiwan po niya ang kanyang banal na Espiritu upang makasama nila sa araw-araw. At itong Espiritu ito ay hindi lamang basta makakasama nila, kundi ito ay magtuturo sa kanila ng mga bagay na gustong ituro ng Panginoon sa kanila. Sa verse 13 ng chapter 16, sabi po niya dito, "When the Spirit of truth comes, He will guide you into all truth. For He will not speak on His own authority, but whatever He hears, He will speak, and He will declare to you the things that are to come." So, napakaano po ng paalala ng Panginoon. And ito pong mga nagdaang chapters, ano po, ito po yung tinatawag nating farewell discourse o upper room discourse, no? At makikita po natin mamaya, we will just go through them briefly, but before that, basahin po natin ang atin pong verses ngayong gabi. Chapter 17, verse
verses 1 through 5. Babasahin ko po siya sa English Standard Version. Sabi po niya sa verse 1, "When Jesus has spoken these words, he lifted up his eyes to heaven and said, Father, the hour has come. Glorify your Son, that the Son may glorify you." So verse 2, "Since you have given him authority over all flesh, to give eternal life to all whom you have given him. And this is eternal life, that they may know you, the only true God, and Jesus Christ whom you sent." Verse 4, "I glorified you on earth, having accomplished the work that you gave me to do." Verse 5, "And now, Father, glorify me in your presence with the glory that I had with you before the world existed." Pagpalain po ang pagbasa ng salita ng Panginoon. So ito po sa verse 1, ano po, sabi niya doon na Jesus had spoken these words. Ang mga words pong ito po yung nilalaman ng farewell discourse na paalala o instructions ng Panginoon sa kanyang disipulo after po na natapos ang kanyang public ministry at bago po siya tuluyang ma-crucify the next day. So sa verse 1 po, ano, kung balikan po natin ang verse 1 ng chapter 17, sabi niya, "When Jesus has spoken this, he lifted up his eyes to heaven and said, Father, the hour has come. Glorify your Son, that the Son may glorify you." So Jesus ends his discourse o farewell discourse in prayer, no? Nanalangin siya, which is directed to the Father. No, makikita po natin dito sa verse 1. Sabi niya, "Father, the hour has come." At hindi lamang po dito sa verse na ito, kundi sa verse 5. "And now, Father, glorify me in your own presence, that the glory that I had with you before the world existed." And sa verse 21, makikita natin muli ang kanyang panalangin patungkol directed to the Father, "that they may all be one, just as you, Father, are in me and I in you, that they also may be in us, so that the world may believe that you have sent me." At sa verse 24 ng chapter 17, sabi niya dito, "Father, I desire that they also, whom you have given me, may be with me where I am, to see my glory you have given me, because you love me before the foundation of the world." So ito pong mga panalangin ito sa chapter 17, makikita natin na lahat directed sa Father, sa kanyang Ama. At hindi lamang po niya tinawag na Father lamang, kundi sa verse 11, makita natin dito, tinawag niya ng Holy Father, ang kanyang Ama. Sabi niya dito sa verse 11, "I am no longer in the world, but they are in the world and I am coming to you. Holy Father, keep them in your name, which you have given me, that they may be one, even as we are one." And sa verse 25 po, dito na niya tinawag ang kanyang Ama na Righteous Father. Sabi niya, "O Righteous Father, even the world does not know you, I know you. And this know that you have sent me." So dito po natin makikita ang panalangin ng Panginoon na hindi po ito communal na panalangin, kundi panalangin ng Diyos Anak sa Diyos Ama, just directed to the Father. So, kung mapapansin niyo po ang tema ng mga passages na ito na atin pong pinag-aaralan ay glory. Ano? Ang glory po ay salita na pinanggalingan din ng word na doxology. Ano? Just trivia lamang po, ano? Doxology ay galing po ito sa medieval Latin word na doxologia. At ang doxologia po ay galing naman sa Grego na salita. Dalawa po siyang terms, ano? Ang isa ay doxa at logia. Ang doxa po sa Greek ay ibig pong sabihin ay opinion or glory. At ang suffix na logia ay ibig sabihin nito ay oral or
written expression. So, ang doxology o doxologia, ibig sabihin pa lang, ay oral expression of praise and glorification. No? So, dito natin makikita, ang ginamit ni Jesus ang salitang glory, meaning ay gusto niyang ipahayag na to magnify, to elevate, and to show forth ang splendor at true word ng Diyos. No? So, dito natin makikita na talagang ipinapahayag ng Panginoon na ang pagpaparangal ay mahalaga sa Kanya at sa Diyos Ama. Sabi dito na balikan po natin ang verse 1. Sabi niya dito, He lifted up His eyes in heaven and said, Father, the hour has come. Glorify Your Son, that the Son may be glorified. So dito makikita natin si Jesus na nanalangin siya sa Ama, na bigyan siya ng glory, na i-glorify siya. At nang siya naman ay mag-glorify niya ang Ama. Pero dito po, wala pong competition between the God the Son and God the Father dahil iisa po sila. They are actually one and united. Kung makikita po natin, ano, babasahin natin sa John chapter 10 verse 30. No, sabi niya sa ang salita ng Diyos, Ako at ang Ama ay iisa. At sa English, sabi niya, I and the Father are one. No? So, paano po nangyari itong glory na hinihingi ni Jesus sa kanyang Ama at ang glory na gusto niyang ibigay sa Ama? No po, si Jesus po, nangyari po, ano, ang glory po na nag-glorify po ang Panginoong Jesus dahil sa kanyang pagsunod sa utos ng Ama. Ano? Jesus, the cross, ano, sa pagkamatay niya sa krus, ay ang nagbigay glory sa kanya. Dahil sa kanyang obedience, dahil sa kanyang pagsunod, siya ay nag-glorify ng Ama. Kung tingnan po natin ang Matthew chapter 26, verse 39, sabi niya dito, it was the time when kasama niya disipulo just before he was arrested. Sabi niya dito, he went a little farther and fell on his face and prayed saying, Oh my Father, if it is possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as you will. So dito, Jesus knows the challenge na mga susunod at ang mga kahirapan o paghihirap na mararanasan niya. In fact, if you go back one verse sa chapter 26 ng Matthew, sabi niya dito, Then he said to them, My soul is exceedingly sorrowful, even to death. Sa Tagalog po, sabi niya, para akong mamamatay sa labis na kalungkutan. So, alam ni Jesus na napakahirap nitong gagawin niya. Pero, sumunod siya sa utos ng kanyang Ama na mabuhay at mamatay sa krus ng Kalbaryo at ito ay nagbigay ng glory sa kanya. At sa parte ng Ama naman po, nag-glorify ang Ama. Sabi niya dito, Glorify your Son that the Son may glorify you. So, nag-glorify po ang Ama sa pagiging obedient ni Jesus at yung fulfillment po ng pagkamatay niya sa krus ng Kalbaryo. Makita po natin sa John chapter 12, ano, verse 27, sabi niya dito, Now my soul is troubled, and what shall I say? Father, save me from this hour, but for this purpose I came for this hour. So alam ni Jesus na ang purpose ng kanyang pagpunta dito sa mundo ay upang mamatay sa krus at ginampanan niya po ito. Nagkaroon ng kaganapan ito. Kaya nag-glorify po ang Ama dahil nangyari ang iniutos niya sa Panginoon na dapat niyang gawin. Sabi po niya sa Tagalog, nababagabag ako ngayon. Sasabihin ko ba sa Ama na iligtas niya ako sa nalalapit na paghihirap? Hindi.
dahil ito ang dahilan ng pagpunta ko rito. Ito po ang salita ng Diyos version. So sa verse 2 po, makikita natin na sabi niya this, since you have given him authority over all flesh to give eternal life to all whom you have given him. So si Jesus po, he has the authority to grant eternal life. At sino po itong mga binigay ng Ama sa kanya na bibigyan niya ng eternal life? Mababalikan po natin ang chapter 3 ng John verse 16. Ano po? Sabi niya dito, for God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish but have eternal life. So ito po yung mga binigay niya, ito po yung mga tao na tatanggap sa Kanya at maniniwala at mananampalataya sa Kanya. Ay, sabi nga ng John 1:12, ano po? Sa Tagalog po, babasahin ko, sabi niya, ngunit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. So, ang pagiging anak ng Diyos ay ibig sabihin pagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Dahil meron po mga tao na nakakilala na sa Kanya pero ayaw siyang tanggapin. Ayaw siyang tanggapin at makatanggap din sila ng buhay na walang hanggan. Sabi ng John chapter 5, verse 39 to 40, sabi niya dito, you search the scriptures because you think that in them you have eternal life. And it is they that bear witness about me. Yet you refuse to come to me that you may have life. So, ang mga binigay ng Diyos Ama sa kanya ay ito yung mga tao na tatanggap sa kanya at mananampalataya sa kanya bilang Diyos at tagapagligtas ng kanyang buhay. So Jesus was given that authority. He was given that authority to grant eternal life. At ano ba ang eternal life? Sabi ng verse 3, and this is eternal life, that they know you, the only true God, and Jesus Christ whom you have sent. Sabi po niya sa Tagalog, ito ang kahulugan ng buhay na walang hanggan, ang makilala ka ng mga tao na ikaw lang ang tunay na Diyos at makilala rin nila ako na isinugo mo. So bilang believers, mga kapatid, it is a great privilege for us to know God. Ano, kung kayo po ay nakaranas na ng isang pagkakataon na may isang prominenteng tao na nakilala nyo, nakadaupan nyo ng palad, at nakausap nyo, grabe po ang feeling, you know, you feel so privileged, you feel so fortunate to be able to shake hands with this special or prominent person. At dito po tayo po ay nagkaroon ng pagkakataon na makilala ang tunay na Diyos, no? Ang Diyos Ama at ang Diyos Anak. Tayo po ang binigay ng Diyos, tayo man na mga tumanggap sa Kanya, tayo na mga nanampalataya sa Kanya ay gift ng Diyos Ama sa anak. At ang gift naman po ng anak sa atin ay ang buhay na walang hanggan, ano? Life in eternity, eternal life. At ang katumbas nito ay ang salvation natin sa walang hanggang kamatayan. No? He has given us life that is eternal. Ito po ang gift ng Diyos Anak sa atin, na kung tayo ay tatanggap sa Kanya, mananampalataya sa Kanya, bibigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan. At makikilala lamang po natin ang tunay na Diyos sa pagkakaroon ng personal na relationship sa anak, no? Through Jesus Christ, through faith in Jesus Christ, can we know the one true God personally. At kung makikilala natin siya, we can communicate or commune with Him. Magkakaroon tayo ng relationship sa Kanya. At ang relationship na ito, dahil nakilala natin ang Diyos Ama at ang Kanyang Anak, at tayo tinawag ng mga anak Niya na tumanggap at nanampalataya sa Kanya, nagkaroon tayo ng kalayaan at privilege na makipag-usap sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin.
At titingnan po natin mabuti, ano, lahat ng totoong panalangin ay nakatuon po, ay tinataas sa Diyos Ama. No? All true prayer is directed to God the Father. By a child, tayo ng mga anak niya, tinawag na anak niya dahil sa pagtanggap natin sa kanyang anak na si Jesus. Si Jesus Christ po, tinuruan niya tayo kung paano ang pananalangin. No, makikita po natin yan sa John 16:23, sabi niya dito, "And in that day you will ask me nothing, but most assuredly I say to you, whatever you ask the Father," lahat ng panalangin po natin should be and will be directed to the Father in His name, in the name of Jesus. Sabi niya dito, "Most assuredly I say to you, whatever you ask the Father in my name will be given you." Sabi nga niya sa Philippians chapter 4 verse 6 to 7, "Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known to God the Father, and the God of peace which passes all understanding will guard your hearts and minds through Jesus Christ." So napakalinaw po pala, ito po isang bagay na dapat po nating tandaan. Ang panalangin natin ay dapat nakatuon po sa Ama, at hinihingi natin ito in the name of Jesus Christ. So verse 5 po, sabi niya, "And now, Father, glorify me in your own presence, that with the glory that I had with you before the world existed." So Jesus now is praying that His pre-existent glory, no po, dahil siya po ay nagmula sa simula, no, ay maibalik sa kanya dahil ang kanyang glory po na natanggap o na meron siya from the beginning ay nabalutan po ito, natabingan o na nagkaroon ng veil dahil sa kanyang earthly humanity, no? At ang glory na ito ay hinihingi niya sa Panginoon na maibalik na sa kanya, showing na si Jesus po ay parte po ng triune and one true God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Kung titingnan po natin ang John chapter 1 verse 1 to 2, sabi niya dito, "In the beginning was the world, and the world was with God, and the world was God. He was in the beginning with God." Sa NKJV po yan. At sabi po niya sa The Living Translation, The Living Bible Translation, sabi po niya, "Before anything else existed, there was Christ with God. He was always been alive and is Himself God." Sa Colossians po, makikita po natin dito, sa New Living Translation, sabi niya, "Christ is the visible image of the invisible God. He existed before anything was created, and is supreme over all creation. Through Him, God created everything in the heavenly realms and on earth. He made the things we can see and the things we can't see, such as thrones, kingdoms, rulers, and authorities in the unseen world. Everything was created through Him and for Him." Verse 17, "He existed before anything else, and He holds all creations together." So dito po sa huling verse po ng chapter 17 na binasa natin, pinapatunayan lamang na si Jesus ay existing since the very beginning. Now, so to conclude po, mga kapatid, ang atin pong pinag-aralan, sabi na mga nakita natin that through the life and death and resurrection of Jesus Christ, we by grace have been adopted into the family of one true God. Tayo po ay napasama, nakabilang, napabilang sa pamilya ng tunay na Diyos. Dahil po sa ginawa ng Panginoong Jesus sa kanyang buhay, sa kanyang mga tinuro sa mga disipulo na ngayon ay tinuturo din sa atin, at ang kanyang pagkamatay sa krus ng Kalbaryo
ang kanyang obedience upang maipakita sa atin na napakahalaga ng obedience, ang pagsunod sa kanya. Dahil ang pagsunod po sa kanya ay nagpapatunay na tayo ay nagmamahal sa kanya. At ang resurrection niya po ay ito po ay nagbigay ng selyo ng kaligtasan natin. Nagbigay sa atin ng buhay na walang hanggan. So dahil dito po sa binigay po sa atin ng Panginoon, tayo po ay malaya at very confident na manalangin sa Diyos Ama sa pangalan ng Diyos Anak na si Jesus Christ. At bilang mga anak ng Diyos po, sana po ang maging concern natin sa buhay at ang mga panalangin natin ay ang magbigay ng karangalan at kagalakan, magbigay ng glorification sa Diyos, hindi po glorification ng ating mga sarili. At ang ambisyon po natin dapat ay bigyan ng glory ang Panginoon. Hindi maging ambisyon natin ang magkaroon ng glorification ang ating mga buhay. Kung makikita po natin ano sa 1 Corinthians, si Paul po, sabi niya po dito sa chapter 10 verse 31, na therefore, whether you eat or drink or whatever you do, do all to the glory of God. Sa akin po, nung pag titingnan niyo pong mabuti, you don't need to do great, parang napaka granding bagay upang mabigyan mo ng glory ang Panginoon. Kahit na sa pagkain lamang at pag-inom ng tubig o pag-inom ng kaanumong ng liquid, no? O anumang bagay na gagawin mo. Sabi niya, gawin mo ito na magbigay ng kagalakan at karangalan sa Panginoon. Napakasimple ang gusto niya upang maparangalan. Kaya hindi natin kailangan mag-struggle sa mga bagay na kailangan natin gawin upang mabigyan natin ng glory. Simpleng pagkain lamang. Magpasalamat ka sa binigay na Diyos na pagkain sa iyong hapag at sa mga naiinom mo. Basic needs. Araw-araw nating tinatanggap upang tayo magkaroon ng physical na health. Ang mga bagay na ito ay pwede na natin gamitin upang mabigyan natin ng glory ang ating Panginoon. At sa Colossians chapter 3, sabi niya dito sa verse 17, and whatever you do in word or in deed, pati sa ating mga pananalita, no? At sa mga actions natin, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. At sa verse 23 ng chapter 3, and whatever you do it heartily as to the Lord, not to men. So kung lahat ng bagay pala na gagawin natin, naiisipin natin na para ito sa glory ng Panginoon, hindi po tayo makakagawa ng mga bagay na hindi nakafocus sa Panginoon. At to conclude po, ano mga kapatid, kailangan po pala natin na ialay ang ating mga buhay, ang ating mga sarili sa Kanya at sa kalwalhatian niya, kalwalhatian ng Panginoon. Alam niyo po, wala pong kwenta ang buhay na ito kung pansarili lamang po natin siya ginagamit. O sa araw-araw na tayo ay nagigising, pagising natin sa umaga, na kung pansarili mo lang po ang pinaggugulan mo ng lakas, pinaggugulan mo ng talino, mga bagay na galing din naman sa Panginoon, sayang kapatid, kung yan lamang po pinagkakaabalahan mo sa araw-araw. So ang tanong po, anong plano mo sa buhay, kapatid? Ipapamuhay mo ba ang buhay na ito para sa kalwalhatian ng Diyos? O ipapamuhay mo sa kalwalhatian mo? Ikaw po ang nakakaalam kung anong gusto mong gawin. Pero ito po paalala. Galing pa rin sa salita ng Diyos. Sabi po niya sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10. Sa Tagalog ko po siya babasahin. Sapagkat harap tayong lahat
kay Kristo para hatulan. Tatanggapin ng bawat isa ang nararapat na kabayaran sa kanyang mga ginawa, mabuti man o masama, nang nabubuhay pa siya sa mundong ito. So after this life po, ano man ang decision mo sa gabing ito, kapatid, magbigay ka man ng kaluwalhatian sa Diyos o magbigay ka ng kaluwalhatian ng sarili mo, ay ikaw pa rin po ang magdi-decision niyan. Pero may sinasabi po ang ating Panginoon na siya ay hahatol sa bawat ginagawa natin dito sa mundo habang nabubuhay tayo. Kaya gusto ko pong iwan sa inyo ang sinabi po ng Jeremiah chapter 10. Sabi po niya rito sa NKJV version, "Thus says the Lord, let not the wise man glory in his wisdom, let not the mighty man glory in his might, nor let the rich man glory in his riches. But let them who glories glory in this, that he understands and knows me, that I am the Lord, exercising loving kindness, judgment, and righteousness in this earth. For in this I delight, says the Lord." Sa ang salita ng Diyos version po, hindi dapat ipagmalaki ng marunong ang karunungan niya, o nang malakas ang kalakasan niya, o nang mayaman ang kayamanan niya. Kung gusto ng sino man na magmalaki, kung gusto ng sino man na magmalaki, dapat lang niyang ipagmalaki na kilala niya ako at nauunawaan niyang ako ang Panginoong nagmamahal na gumawa ng tama at matuwid dito sa mundo, dahil iyon ang kinalulugdan ko. Ako ang Panginoon ang nagsasabi nito. Kaya po mga kapatid, nasa atin po ang desisyon. And I pray na we choose the right one, na gawin natin ang parte natin at ang buhay natin ay may alay sa kapurihan lamang ng Panginoon. Tayo po ay manalangin at magpasalamat sa mensahe po ng Diyos sa atin sa gabing ito. Heavenly Father, we thank you sa inyo pong mga paalala, sa inyo pong mga bagay na itinuro sa amin. Mga bagay, Lord, na magbibigay sa amin ng kalakasan upang magpatuloy na maglingkod sa inyo, upang magpatuloy na mamuhay ayon sa inyong kalooban, upang ang mga aming mga buhay na binigay niyo po sa amin, ang aming kalakasan, ang aming pong katalinuhan, ang aming mga kakayanan upang gawin ang mga bagay, ang kayamanan na binigay niyo sa amin, o mga trabaho namin, o mga tao na nakapaligid sa amin, o mga lahat ng bagay po na binigay niyo sa amin, ay magamit namin ito para sa kapurihan niyo lamang, upang makilala ka, lalo na po ng mga taong di pa nakakakita sa inyo, na dahil sa aming mga buhay, sila po ay magpuri din at tumanggap sa inyo bilang Diyos nila at tagapagligtas ng kanilang mga buhay. Kaya salamat po, O Diyos, sa gabing ito. Kayo po ang mapapurihan sa lahat ng mga bagay na amin pong natutunan. At Lord, ang aking panalangin, kapatiran o sa mga sino man nakikinig ng programang ito, O Diyos, na dumadaan sa mga pagsubok, dumadaan, Lord, sa trials na habang sila ay sumusunod at naglilingkod sa inyo, nakakaranas sila ng mga pagsubok. O Diyos, ang inyong banal na Espiritu Santo na iniwan sa amin, nawa ay maramdaman ng kapatid na ito ang inyong pong pagsama, maramdaman niya ang iyong pagyakap, maranasan niya na siya ay hindi nag-iisa at makakayanan niya, malalampasan niya ang mga pagsubok na ito.
Lord, marami pong salamat sa kalakasan sa araw-araw. Sa bawat isa po sa amin na patuloy na naglilingkod at na namumuhay, ginagawa ang lahat para makapamuhay kami kahit na mahirap gawin. Lord, binibigyan niyo po kami ng kalakasan. We thank you, Father God, for this strength. And we thank you, Lord, for the encouragement that we can continue living in this life, following and obeying you dahil kasama ka namin sa araw-araw. At malalampasan namin ito dahil kasama namin ang iyong banal na Espiritu Santo. Lord, sa gabing ito, kayo po ang bahala sa mga panalangin ng aking mga kapatid, anuman po ang kanilang mga kahilingan. Be it po, Lord, ayusan sa kanilang mga buhay, sa kalagayan nila, sa lalo pa, Lord, ngayong sitwasyon namin dito sa mundong ito na maraming mga pagsubok, maraming mga trabaho, maraming mga ginagawa sa mga, lalo na, Lord, ang mga nakatira sa mga bahay, O Diyos. At ganun din yung mga tao na nagtatrabaho sa kanilang mga tahanan. Lord, kayo pong magbigay ng kalakasan at wisdom sa kanila ng bawat oras na dumadaan, Lord, ay maging productive po ang bawat isa. At ang productivity ng ito, Lord, ay magbigyan ka pa rin ng glory dahil makikita ng kanilang mga amo, ng kanilang mga employers na sila ay nagtatrabaho ng tapat at sila po ay bibigyan ng reward, bibigyan ng pabor dahil sa kanilang paglilingkod na ayon sa iyong kalooban. Kaya marami pong salamat, O Diyos, at sa gamang ito po, alam namin na lahat ng panalangin ng aking mga kapatid ay bibigyan niyo po ng kasagutan at kaganapan sa inyong perfect timing sa kanilang mga buhay. Kaya we thank you, Father God. We give you praise and give you glory. In the name of Jesus our Lord. Amen and amen. Salamat po, mga kapatid, sa inyong pong pagsama sa amin. We thank you for continually watching our program sa ating sa YouTube channel at sa Facebook page po ng Horizon Church. Nawa po ay makasama namin kayo sa susunod na pagkakataon. Kaya God bless po sa inyong lahat at good night.